maligayang pagdating sa pinakadakilang buhay na ministeryo sa mundo. Ang pangdaigdigang ministeryo ni kapatid William Marion Brandt. Narito ang sulat, ang pagtitipon ng mga agila mula sa kapatid na Joseph Branham sa Jeffersonville, Indiana. Ito ay September 9, 2020, pinamahal na Nobyang Tate. Anong araw ang ating kinabubuhayan? Napakagandang panahon. Ang mga misteryo, ang mga sekreto, lahat ng nabubunyag sa ating araw-araw. Hindi lang natin nakikita kung ano ang ating nalampasan. Alam natin ang mismong oras na ating kinabubuhayan at kung ano mismo ang naghihintay sa hinarap. Pinasabi sa atin ng mga bersikulo kung ano ang magaganap. Malinaw niyang sinasabi sa atin kung sino tayo, sino ang naroroon, at maging kung ano ang gagawin natin. 144,000 Hudyo ang nalinis na iglesia sa pamagitan ng kapaghatian. Ang mga manggagawa sa mga ubasan na magdadala ng kanilang karangalan at kaluwalhatian sa lungsod. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa atin na hindi iyon magiging ikaw. Oh, hindi. Ikaw ang aking nobya. Kasama mo ako sa lungsod na iyon. Hindi ka lalabas doon na nagtatrabaho sa mga ubasan. Ikaw ang aking kasintahan. Ikaw ay aking reyna. Kasama ko ang iyong hari. Ikaw ang ikaisang daang bahagi ng ikalimang na napili ko bago pa itatag ang mundo. Ginawa ko ang lugar na ito para lang sa iyo at sa paraan na gusto mo. Kung iisipin tayo ay nagtitipon sa paligid ng kanyang mesa habang siya ay nakikipag-usap sa atin linggo-linggo, araw-araw, oras-oras, inihayag ang lahat ng kanyang kamangha-manghang salita sa atin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa atin kung sino tayo, kung gaano niya tayo kamahal, kung ano ang nangyayari, ano ang at kung ano ang magaganap. Walang mga salita upang ipahayag kung ano ang kahulugan nito sa atin o kung ano ang ating nararamdaman pag naririnig natin siya na nagsasalita ng mga bagay nito na nagsasabi sa amin tungkol sa mga pangitain, mga panaginip. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sa kabila ng tabi na nakikita kaming nakasubot ng puting damit, ikatlong hatak, lumilikha ng mga skwere, ang espada ng Diyos na akma sa kanyang kamay na perpekto sa atin. Kapag pinindot natin ang play at marinig ang boses na iyon, aalis tayo sa mundong ito at kaagad tayong nakaupo sa mga makalangit na lugar kasama niya. Naaliw ang ating mga kaluluwa. Nararamdaman natin na pinupuno ng banal na espiritu ang ating buong pagkatao ng kanyang espiritu. Isang kagalakan na hindi maipaliwanag, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Bawat salitang binibigkas sa mga tape na iyon, nagsalita siya para sa atin. Alam niya ng insakto kung ano ang kailangan nating marinig at kung kailangan natin kailangan marinig ito at maraming bisis kailangan natin marinig ito ng paulit-ulit at sa bawat oras na babaha ang ating kaluluwa. Hindi kami nagsasawang pakinggan siya nakaimbak ng pagkain na nakalagay sa pinuno ng misa, mga kulog, makapangyarihang mga anghel na dumating at pinupulot siya, ang espesyal na ikapitong anghel na napakalaga sa kanya, isang walang hanggang tanda ng pitong taluktok ng bundok na binabaybay ang Branham. Sabihin lamang kung ano ang nasa mga tape na iyon. Mayroon akong mga salita nang hindi nagkakamali. Siya ay tinatawag sa mas mataas na tungkulin. Sasabihin ko sa iyo ang aking revelasyon. Ako ang tinig ng Diyos sa iyo. Manatili sa pagtuturo ng tape. Tatawagin kitang nobya. And pagdala, sunduin, mahalin namin ang lahat. Ito ang aking paningin. Ang tinig ng Diyos sa mga tape ay ang perpektong kaloob ng Diyos. Period. Ang pagpapatugtog ng mga tape ay ang perpektong kaloob ng Diyos. Period. Maari mong marinig ang mga mangangaral. Guro, apostol, propita, pastor. Ngunit ang mga tape ay at kailangang maging ang pinakamahalagang boses na maririnig mo.
Period. Ang tinig sa mga tip ay ang tanging tinig na sinasabi mismo ng Diyos. Pakinggan ninyo siya. Period. Mga kapatid, wala akong laban sa sinuman. Para lang ako sa boses na iyon. Dapat tayo at gagawin ko. Mahalin ang lahat nang nagpapahayag na sila ay nagmamahal at naniniwala sa mensaheng ito. Kahit na pakiramdam mo mali ang sinasabi ko sa mga tao nang pindutin ang play, mahal kita at naniwala akong mahal mo ako. Nais nating lahat na maging sa kanyang perpektong kalooban. Mangyaring patuloy na gawin kung ano ang tinatawag ng Diyos na gawin mo. Mangaral, magturo, maging pastor. Sabihin lamang sa iyong kawan kung ano ang pinakamahalagang boses na kanilang maririnig. Tanging ang boses na iyon sa tip ay nagsasabing na parehong bagay bawat oras. Ito nagbabago. Ang nubya ay maari lamang magsabi ng amin sa bawat salita sa mga tip. Ngunit ang nubya hindi maaring magsabi ng amin sa bawat salitang sasabihin ng sinumang tao. Period. Kung hindi ka naniniwala dyan, hindi ikaw ang nubya. Kung naniniwala ka dyan, wala kang problemang sabihin sa iyong kawan na ang pakikinig sa mga tape ay ang pinakamahalagang busis na maririnig nila. Sa paggawa ng mga pahayag na ito, narinig ko mula sa napakaraming iba't ibang ministeryo na nagsasabing sinasabi ko sa mga tao na huwag makinig sa kanilang mga pastor at umalis sa kanilang mga simbahan. Hindi ito totoo. Hindi ko sasabihin iyon at hindi ako maniniwala. Totoong marami ang nagsasabi ng mga bagay na hindi ko sinasabi, pinaniwalaan. Hindi ako mananagot para sa kanila. Ngunit kung ano lamang sinasabi ko at pinaniniwalaan ko, ako ay malinaw na nagsasalita ng hayagan at inilagay sa anyo ng sulat kung ano mismo ang aking pinaniniwalaan. Sila o ikaw ay naglalagay ng iyong pag-ikot sa kung ano ang aking sinasabi. Ibig sabihin, iisa lang ang sasabihin ng nobya. Walang dalawang lalaking nagsasabing ng parehong bagay. Isang boses, isang propeta, isang nobya. Hindi ako naniniwala na kailangan mong marinig ang mensahe sa parehong oras. Tulad ng ginagawa ng maraming mananampalataya sa buong mundo upang maging kanyang nobya. Ngunit, naniniwala ako na dapat mong marinig ang tinig ng ikapitong anghel na mensahero ng linggo ng umaga. Ilagay ang tinig na iyon una. Iniimbitahan kayong makinig sa amin ang ikapitong tatak. 63-03-24E. Linggo sa 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Bilang isang bahagi ng nobya mula sa buong mundo, ay maririnig ang tinig na iyon sa eksaktong parehong oras. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 16 hanggang 19. Unang Mga Hari. Kapitulo 12, versikulo 25 hanggang 30. Ezekiel, Kapitulo 48, versikulo 1 hanggang 7. Versikulo 23 hanggang 29. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 31 hanggang 32. Apokalipsis, City. Apokalipsis Kapitulo 8, versikulo 1. Apokalipsis Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 7. Apokalipsis 14. Ito ang nagtatapos sa liham mula sa Branham Tabernacle. Bawat linggo ang audio scripture ay binabasa doon ng buo. Para sa iyong kaginhawaan sa isang hiwalay na video sa pariyong channel na ito, pindutin ang bell at mag-subscribe. Mag-sign up para sa mga notification sa WhatsApp sa buong mundo na direktang ipinadala mula sa www.branhamtabernacle.org sa iyong telepono.
Ipagkaloob ng Panginoon na magkikita tayo sa susunod na linggo sa parehong oras. Hanggang doon, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info